isa akong bilyonaryo. Kabanata 126. Tumingin si Marvin sa likod ng manager at naunawaan ang iniisip nito. Sobrang nasiyahan siya sa interes ng manager. Nang makita ni Elise na lumabas na ang manager, tuwang-tuwa siyang tumayo, kinuha ang juice sa kanyang kamay, at sinabi sa mga tao ng may pinanibig. Nako, napaka-face-saving ni Charles. Hindi ko ine-expect na si manager ang magkukusa na padalhan ka ng juice. Tsaka ang mahal ng juice. Ang sarap talaga ng noodles ngayon. Sa oras na ito, inilagay ni Elise ang marangal na young master na sinabi ng manager kay Charles. Pagkatapos ng lahat, sa silid na ito, si Charles lang ang mukhang young master. Sa oras na ito, naisip din ni Charles na ang manager ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Ngayon ay iniisip pa rin niya ang kanyang ama, kung kilala ba niya ang manager at kung bakit ganoon kagalang ang manager sa kanya. Kahit na si Charles ay nalilito pa rin, sa wakas ay inamin niya ito at sinabi kay Elise. Nako, tita, hindi ko na kaya. Sa tingin ko ay dahil sa mukha ng tatay ko kaya kami padadalhan ng alak. Pero dahil pinadalhan na nila kami ng alak, maaari kang uminom ng mabuti. Nang marinig ito, muling nagpuri ang mga tao ni Elise at Reza, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nila kayang tumalon si Mila. Kung tutuusin, sinabi ni Mila noon na hindi siya umiinom ng red wine pero ngayon ay naging juice na. Hindi maganda ang katas na ito, kaya maghanap tayo ng ibang dahilan. Kaya't maaari lamang ibuhos ni Elise ang isang maliit na baso para kay Mila na may sakit sa puso. Ngunit ang maganda ay hindi nila kailangang gumastos dito, na maaaring mabawasan din ang kanilang sakit sa puso. Kinain nilang lahat ang pagkain ito sa loob ng 2 oras. Paglabas nila, tumawa si Elise. Dahil napakasaya niya na natagpuan ng kanyang anak ang isang mayaman at mapagmalasakit na pangalawang henerasyon. Pagkatapos nito, ang kalidad ng kanyang buhay ay kailangang tumaas. Bukod dito, nang mag-check out ang manager, espesyal na hiniling niya sa kanila na bigyan siya ng 50% na diskwento sa bill. Ang lahat ng ito ay dahil sa mukha ni Marvin, ngunit si Charles ang naglagay ng bagay sa kanya. Nanunood lang si Marvin at tinatamad siyang magpaliwanag. Pagkatapos ng lahat, hindi siya magkakaroon ng anumang pakikitungo sa mga taong ito sa hinaharap. Paglabas nila ay naabutan nilang may nakaparada na sasakyan sa refrigerator sa pintuan ng hotel, at maraming tao ang may dalang gamit mula sa refrigerator na sasakyan. Ito lang ang likod na kusina ng restaurant. Sa oras na ito, initingnan ang label sa refrigerator na kotse, biglang napabulala si Elise. Oh, my God, ito talaga ang kotse ng Silver Company. Nako, hindi mo alam na ang Silver Company, isang sikat na food group, ay dalubhasa sa high-end na pagkain. No wonder that meal is so expensive. It turned out that it was Silver, and only their group can supply this kind of high-grade and fresh seafood. Kung ang ibang mga supply ay Nathan Tia, ito ay magbabago ng lasa nito. Sa oras na ito, labis na masaya ang puso ni Elise, dahil sa pagkakataong ito ay maituturing silang nakikipagpulong sa high-end na lipunan, na natural na hindi makakalimutan sa mahabang panahon. Sa oras na ito, sinabi ni Almarie kay Elise, Nay, pagod ka yata pagkatapos kumain, o mas mabuting pumunta ka sa hotel at magpahinga muna. Nang marinig ito, mas natuwa si Elise at direktang sinabi kay Almarie. Anak, naka-order ka na ba ng hotel? Oo. Made in heaven ba? Ngunit tahimik na umiling si Almarie, pagkatapos ay maingat na tumingin sa kanyang ina, at pagkatapos ay sinabi. Nako, hindi si Santa Lucia, si Marvin. Akalain mo, inimbitahan ka ni Charles sa hapunan. Sa bagay na ito, natural na darating si Marvin para i-entertain ka. Nang marinig ito, tumanggo rin si Elise. Pagkatapos ng lahat, hindi natin laging hahayaan ang isang tao na magbayad para kay Mila.
kaya dapat bayaran ni Marvin ang hotel. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, bumantong hininga si Riza at sinabi kay Elise, pero hindi ko akalain na mayaman ang mahirap na batang iyon. Maaari ba siyang manatili sa hotel na kanyang inutusan? Sa oras na ito, nagdududa din si Almarie kung anong uri ng hotel ang maaaring ibook ni Marvin, kaya inaaliw na lang niya ang kanyang ina. Sa ngayon, papalitan namin ito para sa iyo kung hindi ito gagana. Nang marinig ito, ang puso ni Elise ay medyo magulo. Well, iyon lang ang paraan. Pagkatapos ay pumunta si Marvin at ang kanyang partido sa hardin sa hotel. Ito ang unang pagkakataon na dumating si Marvin sa lugar na ito, kaya hindi siya bihasa sa pamumuno. Habang sila ay naglalakad pasulong, biglang nakita ni Marvin ang isang napakagandang pinalamutian na hotel sa kanyang harapan, kung saan nakasulat ang kalangitan ng Venice. Sa sandaling ito, ang puso ni Elise ay isang kagalakan, mabilis na sinabi sa karamihan ng tao. Ikaw ba nag-order nitong hotel? Tumangala si Marvin at nalaman niyang hindi ito ang isang ito. Kailangan niyang mag-move on. Tuloy lang. Nang marinig ito, ilang tao ang naglakad pasulong. Gayunpaman, nararamdaman nila na kung gaano kalalim ang paligid, tila sila ay mahihiwalay sa kasalukuyang lipunan. Ginagawa nitong lubos na sigurado ang mga tao na hindi sila nakatira sa isang partikular na magandang silid. Nako, kung alam ko lang na hindi ko sasamantalahin ito, hinayaan ko na lang si Charles na mag-book ng hotel ng diretso. Ngayon, sa tingin ko ay marami na akong pinaghirapan. Bulong ni Elise sa kanyang puso pagkatapos ay tumingin kay Marvin sa tabi niya, at lalo pang hinamak. Ngunit pagdating nila sa Star Garden, medyo nagulat sila, dahil ang hotel na ito ay parang lumabas sa sinaunang panahon, puno ng anti-gong lasa. Ang buong estilo ng Decora Sion ay perpektong pinagsama sa nakapalibot na kapaligiran, na may napaka-eleganteng kagandahan. Wow, ang ganda rin ng lugar na ito. Sa oras na ito, sinabi ni Joanna ang isang bagay na kawili-wiling nagulat. Ngunit pagkatapos marinig ito, ibinaling ni Elise ang kanyang mga labi. Oh, Terrell, tingnan mo tong hotel na ta. Mukhang mamasa-masa. Masarap ba talaga sa sanitation? Mas maganda sana kung sa Venice. Bagamat sinabi ni Elise ang mga ganoong salita, ngunit maaari lamang mabuhay ng walang magawa. Kung tutuusin, mukhang malinis ang hotel na ito. Hindi ito tulad ng isang ordinaryong hotel sa kalye, ngunit hindi ito kasing ganda ng high-class na hotel kanina. Kaya ito rin ang nagpapasaya sa puso ni Elise. Sa oras na ito, dumiretso si Marvin sa front desk at hiniling sa front desk na kunin ang kanilang room card. Isa itong kwarto na espesyal na ginawa para sa kanila ni Adrian. Ito ay unang nakalaan sa loob ng 4 na araw, ngunit maaari itong i-renew kung kinakailangan. Matagal nang nagmamaneho si Elise at ang iba pa. Sa tanghali, uminom pa sila ng kaunting red wine. Ngayon ay pagod na sila, kaya dito na lang sila tumira pansamantala. Tinutulungan ka ni Marvin na humanap ng silid para kay Mila. Pagkatapos magayos, bumalik siya sa kanyang pwesto. Kabanata 127. Kinaumagahan, nang bumangon si Elise at ang iba pa at bumaba, nakaramdam sila ng kaginhawaan. Ngunit pagkatapos ng pagre-refresh, pagtingin sa malalim na kapaligiran sa paligid, ang aking puso ay nagmumura pa rin. Sa pagkakataong ito, muling nagsama-sama ang tatlong babae. Sinabi ni Elise sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Nga pala, ano sa tingin mo ang tumira dito? Narinig ito ni Riza at sinabing, sa katunayan, ang lugar na ito ay okay. Kung hindi ko nakita ang Venetian Sky noon, tatanggapin ko ang paninirahan dito, ngunit hindi ko makakalimutang makita ang Venetian Sky ngayon. Tama. I checked the internet yesterday and found that there is a public swimming pool in the sky of Venice. You see, maliit lang ang paligon sa hotel na ito. It's not refreshing at all.
Sa oras na ito sinabi rin ni Marga. Oo, ang kama kahapon ay isang kahoy na kama. Naiintindihan mo ba ito? Wala kahit isang Simmons cushion. Nako, pagkatapos marinig ito, bamantong hininga si Elise at pagkatapos ay sinabi sa kanila. Okay, hindi rin mabubuhay ang lugar na ito. Dito muna tayo tumira. Kapag oras na para manirahan tayo, makikipag-usap ako kay Charles kung madadalo niya tayo sa Venice Sky. Sa katunayan, nang sabihin nito ni Elise, pinaalalahanan niya ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na ang hotel na ito ay hindi si Charles ang nagtakda, kundi si Marvin. Napakabuti na ang isang mudlog ay makakapag-book ng ganoong hotel. Matapos marinig ito, tumango si Nariza at Marga, bamantong hininga at sinabi sa kanila. Tara, huwag kang mag-alala. Mabubuhay ang lugar na ito. Tara at kumain na tayo sa labas. Sa oras na ito, isang waiter ang yumukaw ng may paggalang sa tatlong babae at nagsabi. Hello, tatlong bisita. Gusto mo bang kumain ng hapunan? Ang aming hotel ay nagbibigay ng serbisyo ng almusal. Haha, maglakas loob ba akong kumain ng almusal sa ganoong lugar? Mas gugustuhin kong gumawa ng dalawa pang hakbang para sa sarili kong kaligtasan. Sa oras na ito, sinulyapan ni Riza ang kanyang buhok at sinabi sa lahat ng uri ng asal. Pagkatapos ay sabay na umalis ang tatlo sa hotel. Ah, hindi pala Mila ang tawag natin. Sa oras na ito, sinabi ni Mara kay Elise, ngunit nang marinig ni Elise ang pangalan ni Mila, naiinis niyang ibinaling ang kanyang labi at sinabi sa kanya na si Marga anong gagawin natin sa kanya. Napakasarap na dalhin siya dito sa pagkakataong ito. Tingnan mo kung anong klaseng kwarto ang inilaan ng nobyo ng kanyang anak para sa akin. Hinayaan namin siyang kumain kahapon, at binigyan din namin siya ng juice pinadala ng manager ng hotel. I'm so distressed. Ngunit sa oras na ito, kinurot ni Marga ang braso ni Elise. Si Elise ay naiinip at sinabi, anong kinukurot mo ako? Ngunit sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, nakita niya na si Mila ay nakatayo sa kanyang likuran, nakatingin sa kanya ng masama. Ang sinabi ni Elise kanina ay halatang narinig ni Mila. Bigla na lang, medyo napahiya si Elise. Mabilis siyang ngumiti at sinabi kay Mila, oh, bumangon ka na, okay. Ngayong bumangon ka na, hindi na kita iistorbahin pa. Kailangan na nating lumabas at tingnan. Pagkatapos nito, diretsong umalis ang tatlong babae, si Mila lang ang naiwan. Nang makita ito ni Mila, napabuntong hininga siya. Nako, ang kahirapan ay nangangahulugan ng maikling ambisyon. Kahit saan siya magpunta, mababa ang tingin sa kanya. Sa oras na ito, ang waiter, nang makita ang hitsura ni Mila, ay naawa din sa mga freshman. Diretso siyang lumapit kay Mila at sinabing, itong bisita, may espesyal na almusal ang hotel natin. Gusto mo bang subukan? Kay Mila, natural, hindi siya gaanong pinapansin. Dahil may mga libreng pagkain, tiyak na hindi siya tatanggi. Sa katunayan, ito ay hindi lamang almusal, ito ay tatlong beses sa isang araw. Pero dahil ayaw ng tatlong babae, hindi sila bibigyan ng waiter ng detalyadong pagpapakilala. Pagkatapos noon, dumiretso si Mila sa restaurant, at nakita niya na parang pamilyar ang pagkain sa restaurant, dahil parang lahat ng mga bagay na ito sa handaan kahapon. Dahil dito ay medyo nagulat si Mila, ngunit dahil sinabi ng waiter na libre ang lahat dito, makakain lamang ito ni Mila sa isang matigas na pangitaas na labi. Gayunpaman, pagkatapos itong matikman ni Mila, nalaman niyang mas masarap pa ang lasa kaysa doon sa piging kahapon, na lalong ikinagulat ni Mila. Ngunit hindi mabuti para kay Mila na sabihin ito kay Marvin. Kung tutuusin, mukhang hindi naman mayaman si Marvin. Malamang na kailangan ng maraming pagsisikap upang makahanap ng gayong tirahan. Kaya kahit anong kakaibang mangyari, hangga't kaya niya, hindi sasabihin ni Mila,
para tumaas ang pressure ni Marvin. Itong mga nakaraang araw, nakikipaglaro sa inyo si Marvin, Joanna at Mila sa iba't ibang kawili-wiling lugar sa Santa Lucia. Sa pagkakataong ito, dinadala rin ni Marvin si Mila upang makita ang lungsod sa labas. Sabay na pumasok sa shopping mall sina Elise, Marga at Riza, ang tatlong babae. Para sa mga babaeng ito, hindi mahalaga ang napakagandang tanawin at makasaysayang mga kababalaghan. Sa pagkakataong ito, lumalabas sila para sa libangan. Ano ang magagawa nila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa tanawin? Habang tinitingnan ng tatlong tao ang mga bag sa isang tindahan ng mga luxury goods, aksidenteng nakasalubong ni Elise ang isang tao sa likod niya. Gusto ko lang pag-alitan ang isang hindi mahabang mata, ang resulta ay nakita ang mukha ng taong iyon, ang mukha ni Elise ay nagbago. O Ate Grace, bakit ka nandito? Sa oras na ito, ang babaeng nagngangalang Grace Loke ay mukhang nasa edad 30s at 40. Siya ay may mayaman na mukha, nagsusuot ng ginto at pilak, at may mas maraming dekorasyong damit kaysa kay Elise. Sa oras na ito, mabilis na ipinakilala ni Elise ang kanyang dalawang matalik na kaibigan. Ito ay si Ate Grace Loke, ang asawa ng aking amo, at siya rin ay isang seryosong representante ng direktor. Ang kanyang asawa ay isang direktor. Nang marinig ito, biglang naging nambobola ang mukha ni Nariza at Shamarga. Ang babaeng ito ay halatang hindi simple, hindi lamang may tunay na kapangyarihan, ngunit mayroon ding higit na kapangyarihan sa likod niya. Natural, gusto niyang purihin siya. Nang marinig ni Grace ang mga salitang ito, nagpakita rin siya ng ngiti at sinabi sa tatlong tao. Naku, wala akong masyadong oras kamakailan, kaya pumunta na lang ako sa Santa Lucia para mag-relax. Who knows na makikilala kita dito? It's fate. Oh, by the way, ang tagal mo dito. May alam ka bang masarap? Mga lugar dito. Halos tanghali na ngayon. Kain na tayo. Sa oras na ito, nang marinig ito, biglang lumingon ang mga mata ni Elise. Paki-like and subscribe naman. Salamat sa mga sumusubaybay.